sinamot ng mga Greeks. Okay? Sinamot sila ng mga Greeks at yung pagsamot sila ng Greeks, yung influensya ng Hellenistic era kung nag-aaral ko ng social studies at is to be Greek ang salita doon, common language. And then dumating yung Romans. No, no, time ni Jesus, Romans na yung nag-ahari. Pero yung kultura ng Greek nandun pa rin. Okay? So Romans is there, speak Latin. Pero yung Bible, hindi na nasulat sa Latin. Except for the Roman Catholic Bible. Kaya lang later na yun. So nasulat sila sa Greek. Ngayon, the Hebrew language and the Greek language are so rich, no, na pag sinabi isang word, hindi mo pwede translate sa English na isang word din. Kailangan mong gumamit ng maraming words to get that complete meaning. For example, redemption. Romans 3:23-24, sabi doon, for all have sinned and fall short of. Sige, sabi niya. Then, verse 24, and are justified, tayo raw ay lahat ay makasalanan at hindi nakaabot sa sukatan ng Diyos. Actually, the meaning of sin is you miss the mark. May requirements si Lord, hindi ka nakaabot sa requirements. Hindi ka pasado sa requirement. Kumbaga sa trabaho, nag-apply ka, hindi ka pasok sa requirements na kailangan. So, ang kasalanan ganun, hindi ka pasok. Hindi ka tumama. Hindi ka nakasento. Hindi sakto. Tawag doon, kasalanan. Missing the mark. O lahat tayo ay ganun. Hindi nakaabot sa marka o sa glory ni Lord. Pero, na-justify tayo by His grace. As a gift, through the redemption that is in Christ Jesus. Sabi ng Bible. Now, the word redemption in Hebrew is ga'al. The word means to set free by avenging or repaying, repurchase, or ransom. Sa Greek naman, dito sa Romans 3:24, the word is apollotrosis. A release secured by payment of a ransom, deliverance set free, a conqueror releasing prisoners, a master ransoming a slave. From the Old Testament to the New Testament, yung kultura ng unang panahon, ganito. Yung, kunyari, si Abraham. May pamangkin si Abraham. Sino yan? Lot. Okay? Si Lot, napilitang pumasok sa Sodom at Gomorrah. Galing po kami doon, pinuntahan namin yung lugar ng Sodom at Gomorrah. Talagang totally, malapit yun sa Dead Sea. Totally, parang sulpo na nabuo, na nakakalat mga bato-bato, parang bundok. Wala talagang syudad na natira doon nung pinuntahan namin yan. So tumira doon si Lot. Bago gunawin ni Lord yung Sodom at Gomorrah, alam niya naman kung anong reason. LGBT. Okay? Because of LGBT, nagunaw yung lugar na yun. Kaya ipaglaban pa natin. Para magunaw din tayo. So, nagunaw yung lugar na yun. Pero before that, si Lot tumira doon. And then sinakop sila ng powerful tribal, kasi pag sinabi nation that time, mga tribal group of people, sinakop sila. Ang ginawa ni Abraham, nilusog yung mga hari na to na sumakop sa Sodom kasi nakasama si Lot at saka yung buong angkan, buong pamilya ni Lot. Yung mga katulong ni Abraham, katulong pero ang dinindi mga warrior, nilusog nila, kinuha at niligtas ito. Sa Old Testament, hanggang New Testament, pag sinakop yung isang bansa, lahat ng mga tao doon magiging alipin. Okay? At para sila lumaya, kailangan merong mas ma-powerful na nation o hari na lulusog para bawiin yung mga alipin. Tayong lahat, alipin ng kasalanan. Okay? Alipin ni Satanas. Kaya na, nung dati nating buhay, wala tayong kahirap-hirap gumawa ng kasalanan. Tulog pa tayo, may kasalanan na tayong iniisip eh. Diba? Pagising na pagising natin, planado na yung kasalanan natin. We live in sin, we break sin, and we do everything in sin. So that's normal for us kasi alipin tayo ng kasalanan. Pero nung dumating si Jesus,
Dalawa ang paraan para na tayo inalaya sa talikanan ng Diablo at ng kasalanan. Una, kinanker niya si Satan. Nung namatay si Jesus, ito, tinuturo ko ito sa retreat. Nung namatay si Jesus sa krus, ilang araw siya napatay? Then, ilan? Christian Maya. Okay. Lahat ng Christian, anumang denomination, alam nila 3 days. Kasi yun ang sabi ng Bible. So pagkamatay ng pagkamatay ni Jesus sa cross, 3 o'clock ng hapon, Friday. Okay? Tama ba, Friday? One day. Saturday, Sabbath. So, nung namatay si Jesus, anong nangyari? Napagod siya, kagubugbog na Roman soldier na tulog. Nagpahinga, nag-relax, na-stress. Nangyari kay Jesus. Nung namatay siya doon sa cross, patay yung kanyang body, but soul and spirit alive. Pumunta siya doon sa... Saan? Saan? Pumunta siya doon sa ilalim. Ephesians 4. Kung saan na doon yung mga kaluluwa ng mga namatay in the Old Testament na hindi makapasok sa langit. Nandun sila sa Abraham's bosom at sa kabila naman yung hell, yung Hades. Kung saan na doon si Satan at yung mga cohorts niya. Nagbubunyi dahil yung kalaban nila ng Jesus na patay nila. So nagse-celebrate sila, nagkagila ng mga strobe lights, mga fog machine, tapos nagpa-party-party sila talaga. Dahil patay na ngayon ang Jesus. Pero nung si Jesus ay namatay sa cross, pumunta yung kanyang spirito at kaluluwa doon sa hell para gulpihin si Satanas at ipakita na yung ginawa niyo ay hindi kayo nagtagumpay. Kinamper niya si Satan through his death. At ginulpi-gulpi niya, pinagtatadyakan na lahat ng mga demonyong nandoon. Sabi sa Genesis 3:15-16, winasak, tinadyakan niya yung ulo ng ahas. Okay? So, tinalo ni Jesus itong si Satan doon sa teritoryo niya. Nung lumulupo kami, ako, pag sinabi, pinasok mo yung teritoryo ng kalaban mo, pag pumasok sa teritoryo ng kalaban mo, hindi ka lalabas ng buhay. Okay? Si Jesus, pumasok sa teritoryo ng kalaban, hindi lang lumabas ng buhay, pinagsasapak niya lahat ng mga demonyo doon. Kaya literally, sabi doon sa Genesis 3:15, yung ulo lang ang hasdurog, referring to Satan. So, kinamper niya si Satan para palayain itong mga nasa kabila at para tayo na mamamatay diretsyong langit. Pagkatapos niyang talunin si Satan doon, by his death, yung mga captives doon, masaya niyo na Ephesians 4, 11, 10 to 11, tapos doon sa Matthew 26, nung nabuhay si Jesus ulit, nagkaroon ng lindol, tapos yung mga patay, nagpakita sa syudad. Okay? Pagamat mayroong mga interpretation dito yung ibang grupo, ibang religion, no? So, hindi yun yung ano natin. So, after nun, dinala ni Jesus yung mga captives doon, dinala sa langit. Tapos yung dugo niya, inalay niya doon sa temple sa heaven. Para kung sino mang mamamatay ng Christian, hindi natatamay doon sa Abraham's bosom, diretso na ng langit. Amen? Nung isang araw, narinig ko yung isang preacher na nagmumura, bigotilyo at may malantitong daliri. Wala pa daw tao sa langit. So, hindi siguro niya nabasa yung Bible. Baka yung pabinabasa niya. Okay, so, paano tayo pinalaya ni Jesus? Una, by conquest. Tinalo niya sa Satan. Pangalawa, nung namatay sa krus, yung dugo niya, binayad niya by ransom. Kaya nga, ito yung sinasabi ko sa retreat. Yung kalayaan mo, dalawang beses binayaran. Una, tinalo yung nagmamayari sa'yo, yung sumakop sa'yo. Tinalo si Satan. Pangalawa, binayaran ng dugo niya. Sa isang bayad pa lang, tinalo yung makapangyarihang hari, layaan na dun eh. O kaya, binayaran yung ransom mo. Magkano itong ransom ng katulong na to? 1 million o 500,000. Sobrang mahal, ano? Binayaran. Doon palang layaan na. Pero yung kalayaan natin, double. Double. Binayaran ka, tinubos, ransom, at tinalo yung
demonyo na nag-aalipin sa iyo maging sanalan. Kaya nga, sabihin mo lang sa katabi mo, imposibleng alipin pa pa rin ngayon ng kasalanan, ng nakaraan, at ng kung ano-ano pang umaalipin sa iyo. Napaka-imposible. Dahil dalawang beses binayaran ni Jesus by conquest and by ransom. Hindi ko mabago, hindi ko matanggal tong stick na to, hindi ko matalo. Hello, yan lang, hindi ko pa makalaya-laya. Dalawang beses ng pinalaya ni Jesus. Ang problema sa atin, para tayong mga ano, para yung mga manok na tinali, no? Manok na tinali, sa ibabaw ng lamesa, pag kinalambag mong ganon, dilipad yung tatakbo, kaya lang makatali. Ulit-ulitin mo, gaganon siya. Pero nung nakita niya, hindi mo pala siya makaalis, sa dulo, tanggalin mo yung tali. Tapos ganunin mo ulit. Hindi na yung tatakbo, makaya niya kasi nakatali pa rin. Nasanay na siya ganun. Maraming Kristiyano, nasanay na nakatali sa vicious, kasalanan. Kahit pinalaya na ni Lord, akala nila hindi pa rin sila malaya. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo. Pinalaya ka na eh. Dalawang beses. By conquest and by ransom. Kaya nung ginagawa mo ba? Sarap sa kulungan eh. May libre gwardya. Libre kain. Yung mga barkada ko noon, sasaksak ng konti para lang mapaputi. Libre pakain. May tirahan pa, hindi ka mamroblem sa bayan. So, redemption is complete. Complete. By conquest and by ransom. Jesus, our Redeemer, binayaran yung paglaya natin. Saya niyo, no? Yung pagiging drug addict ko, hindi ako pwedeng lumaya. Lahat ng barkada ko, karamihan ng clip na salvates. Pero nung tinanggap ko si Jesus, lumaya ako. Ano bang bagay na nagpabanding sa'yo, pati yung cellphone mo, pwede kang lumaya kasi pinalaya ka na. Pinalaya ka na. Kailan namatay si Jesus? Bukas? Kanina? O noon pa? Yung kalayaan na nangyari noon pa, nung tinanggap mo si Jesus yung kalayaan na tanggap mo, kaya ngayon dapat malaya ka na. Sabi mo, sa katabi mo, dapat malaya ka na. Kung si Jesus na sa'yo. Pangalawa, justification. So Jesus is our Redeemer, manunubos. Ikaw ay nakasanla kay Satan, binayaran. Nakasanla ka sa sanlaan ni Taning, binayaran ka na, tubos ka na. Kaya yung mga hindi pa tumatanggap kay Jesus, huwag na kayong maghintay na marimata. Tanggapin niya na si Jesus para matubos. Justification. Doon pa rin sa first na yan, Romans 3:23-24, for all have sinned and fall short of the glory of God, and are justified. The word justified or justification is in Greek, dikayo. Sa Tagalog, dikayos. Pero saan sa Greek, ayos ka. Okay? It means to acquit, to declare righteous. Para yung mga galing tumulungan na gumawa daw ng good conduct, nakalaya na. Pero ito, it's more than that. Pag sinabing justified ka, paglabas mo ng kulungan, as if hindi ka gumawa ng krimen. You are declared innocent. You are declared just. As if you didn't do anything at all. Kaya kapag tinanong mo si Lord, Lord, naalala mo yung kasalanan ko, pag binuklat ni Lord yung record mo, wala na ba na? Tandaan nyo ito. Ang nagpapaalala lang ng dami mong kasalanan at buhay, demonyo. Kaya pag may mga tao sa paligid mong gumagawa ng ganyan, malamang nasapian ng demonyo yan. Kasi demonyo lang gumagawa nito. Si Lord hindi niya ipupukul ka sa ulo mo. Kanyang kadali. Ilang beses na kitang pinatawad, ilang beses na kitang pinanggap, ganyang kapalit. Hindi yan ginagawa ni Lord. Demonyo lang ang gumagawa niyan. Sabi ng isa, demonyo pala akong katabi. Alayasin. Pag pinatawad ka ni Lord, wala ka ng record. Pag pinalaya ka ni Lord, wala ka ng record. Marami tayong religious qualities sa utak natin. Hindi. Sa dami religion, ganito. Pipit pa rin natin hanggang ngayon. Okay?
May mga turo ng sinauna, bitbit pa rin natin hanggang ngayon. Kaya hindi tayo mga sulong-sulong sa tamang pagiging Kristiyano. Mali kasi ang isip. Mali ang pinaniniwalaan. What you believe, you will live. Okay? Si Lord, alam niyo ang kasalanan ko. Alam niya dati, pero yung record mo ngayon, if you are justified because of Jesus, because of what Jesus have done, wala ka ng dating record. Hello? Wala ka ng record. You are clean. Yung mga galing sa kulungan, pag nag-apply ng trabaho, nakikita may record pa rin. Ang galing pa pala sa kulungan, hindi ka pwede matanggap dito. Pero kay Jesus, wala kang record. Wala kang record. Pag tinignan tayo ng Diyos, ang sabi ng 2 Corinthians 5:21, we are the righteousness of God in Christ. Si Jesus na walang kasalanan, sabi nung sa 2 Corinthians 5:21, naging kasalanan. Kumbaga, tayo yung mga makasalanan. Si Jesus, wala. Okay? Ang nangyari, lahat ng kasalanan ko, nyo, past, present, future, lahat ng kasalanan ng mundo, nilagay kay Jesus. Siya na walang kasalanan, naging kasalanan, inabsorb niya. Nagkaroon ng divine exchange. Lahat ng kasalanan ng buong mundo, lahat ng tao sa likutan, nalagay sa kanya. Kaya nga nung siya'y napako sa krus, yung ama umiyak at hindi makatingin sa kanya. Dahil ang kasalanan ng mundo, sa kanya lahat. Tapos, yung ginawa niyang pagsunod sa utusan, yung ginawa niyang pagpapakabuti for 33 years, nilipat sa atin. Yung word na recon, okay? Romans 4:6, yung word na recon, or consider, o nilipat, meron silang ginamit na imputed. Okay? Yung word na imputed, yung righteousness ni Jesus, kumbaga in-injection sa akin, naging righteous ako, hindi dahil sa ginawa ko. Si Jesus naging sinner dahil pa sa ginawa niya? Naging sinner siya dahil sa ginawa niya? Hindi, naging sinner siya dahil nilipat yung sin natin sa kanya. Ngayon, naging righteous tayo dahil sa ginawa natin? Hindi rin. Naging righteous tayo dahil yung righteousness niya nilipat sa atin. This is imputed. Pinasa. Nilipat. Okay? Yung account ko, nilipat sa account niya. Recon. Ito yung mga terminology sa Bible na pag nabasa niyo, dapat alam yung meaning. Sinabi imputed, naging righteous ka na wala akong ginawa. Parang hindi talaga nilatanggap. Pagmula sa pagsila ng pagtandaan natin, nasanay tayo sa performance-based credit. Pag mataas ang grade mo, anak, hindi libre kita bibigyan kita ng laruan. Pag ikaw nagtrabaho, pag ikaw magaling, promotion. Dagdag sahod. Pag magaling. Lahat performance-based sa mundong ito. Pero pagdating kay Lord, hindi ganun. Kaya nga naguguluhan tayo, gulong-gulo utak ng mga tao. Bakit ganun? Sanay tayong kailangan magpakitang galing para bigyan kay Lord, wala kang ginawa, binigyan ka. Kaya nga hindi niya tanggap, hindi niya mag-gets, di ba? Hindi ganun, hindi niya mag-gets. Kasi lumaki tayo, nabibigyan ka ng 100, bibigyan ka ng star, pag magaling ka, mabait ka, may star. Di ba? Eh pag hindi, walang star. Kay Lord, ang sama-sama mo, pero binigyan ka ng star. Binigyan ka ng star. Ginawa ko lang, nagsisi, at nanampalataya sa kanya. That's all. That's all. So we are justified. Wala na po tayong record. Wala na yung nakaraan natin. Amen? Part of the salvation. Kaya kung guilty ka pa hanggang ngayon, nagpapanggap ang demonyo, ginigilty mo yung sarili mo. Kasi nagpapaalala ng nakaraan mo at kasalanan mo si Satanas lang. Pag naalala mo yung nakaraan mo at di ka makamove forward, yan kapag nag-depress, i-cooperate with the demons. Kaya may nakaraan mo, hindi mo pa talaga na-settle. Settle it once and for all. Kung may natira pang mga bagahe ng nakaraan, ayusin mo na ngayon, hindi yung babalik-balik ka pa ulit-ulit, one time, big time lang, itodo mo na, putulin mo na lang siya. Surrender mo kay Lord. Amen? Propitiation. The word propitiation, Romans 3:25, whom God put forward as a propitiation by His blood to be received by faith. This was to show God's righteousness because in His divine forbearance, He had passed
over the former sins. The word propitiation, kahit naman tingnan nyo sa dictionary, ang ibig sabihin nito is appeasing the wrath of God on account of sin. Marami tayong pinapanood na pelikula, pag sumabog yung vulkan, may papakain sila para yung vulkan galit eh, no? Oh, ito, offering, human offering. In the old context, India, meron tinatawag na yan na papatayin yung bull, yung kabayo, pag hindi kaya, tao. To appease the God. Napanood niyo yung, ano yan? Prescript na ba yan? Apokalip na pala. Yeah. Yung mga Incas, kilala si Suma, yeah. May pinapatay. Tuwing magagalit ang gods, they need to offer a sacrifice. The word propitiation means ang Diyos galit sa kasalanan. Ang Diyos galit sa taong makasalanan. Galit ang Diyos sa ating kalaban tayo ng Diyos. Ang deserve natin is bugbugin, patayin, ipako sa krus. At itapon sa hell. Yun ang karapatan nating matanggap. Dahil galit ang Diyos sa atin. Pero, because of Jesus, God became lover. He gave His Son. Okay? Galit ang Diyos sa kasalanan. Pero yung mga makasalanan na to na kinagagalitan niya because of Jesus, namahal niya. Okay? Sabi dito, the word propitiation means yung galit ng Diyos natanggal dahil sa ginawa ni Jesus. Sabi ni Jesus, Ama, huwag ka nang magalit kay Ray, kay Raymond, kay Bertel at sa mga taong yan. Ako na lang pausahan mo alam-alam sa kanila. Yung atraso nila, yung bill nila, lahat ng kinain nila, ako magbabayad. Okay, huwag ka nang magalit. Ama, absuelto mo na sila. Ako yung payment. At tinanggap ng langit yun. Kaya wala ka na dapat bayaran. Bayad ni. Bayad ni. At hindi na galit ang Diyos sa'yo. Hindi na galit ang Diyos sa atin dahil yung galit ng Diyos napunta lang kay Jesus. Na sobrang galit. Ano? Wasak-wasak yung matawa ni Jesus dahil sobrang galit ng Diyos eh. Dalawa ang lumagpak kay Jesus. Yung galit ng demonyo at galit ng Diyos. Akala lang natin galit ang demonyo kaya siya namatay. Hindi, galit ang Diyos sa kasalanan. Lahat ng galit, wasak eh. Wasak si Jesus. Para yung buhay mo hindi mawasak. Para yung buhay mo wasak mabuo. Kaya mapakabuo naman. Hindi yung binuka na kawasakin mo pa ulit. Appeasing the God. The word propitiation in the Old Testament, equivalent to the word atonement. And atonement in Hebrew is kippur. Kung kayo ay historian, nag-aaral kayo ng mga kultura ng iba't ibang bansa, ang Israel, meron silang tinatawag na one-year celebration, Yom Kippur. Kung historian kayo, alam niyo yung Yom Kippur War. Nilusog ng mga Arab, seven nations, plus mga binayaran ng mga army from Africa, nilusog ang Israel on that day. Na silang lahat ng lalaki ay natutong sa templo o mag-worship kay Lord unprepared on the day of atonement. Nilusog sila. At sabi ng mga Syrian army, yung mga nagpapatakbo ng tangke, nagulat sila. Lahat ng tangke nila, bigla na gano'ng problema yung demander. Tapos naging Christian yung Syrian na yun, naging born again. Nagte-testimony. Sabi niya, totoo ang Diyos ng Israel. So during that day of Yom Kippur, natalo pa nila yung mga kaaway na yun. Anong ginagawa sa araw na to? Ito yung araw na kukuha ang Israel ng dalawang kambing. Okay? Yung isang kambing, kakatayin, iaalay doon sa Holy of Holies, tinuro ko na dito to, doon sa kaban ng Titan, iwiwisik yung dugo para sa kasalanan ng buong Israel once a year. At pag itong high priest pumasok doon na merong mali ang protocol, mamamatay siya. Now, yung pangalawang kambing naman, ililehan sa ulo. Iko-confess lahat ng kasalanan ng buong Israel at yung kambing na yun, ililigaw sa wilderness. Symbolically na yung kasalanan nila, natubos at inalis. Okay? This is the day na ginagawa yan. At this is the day na yung galit ang Diyos nawawala sa Israel. Nung si Jesus ay namatay, He became our
propitiation. Ito yung atonement natin. Kaya hindi na galit ang Diyos sa atin. Na dati tayo kaaway ng Diyos, sabi ng John 15:15, ngayon kaibigan na tayo ng Diyos. Kaya ang kinakanta natin, we are a friend of God. Diba? Ngayon, kaibigan mo ang Diyos, bakit hindi ka lumalapit lagi? Minsan po, hindi ka makipag-usap sa mga magulang mo sa kaibigan mo, lagi ka nang ipagkwentuhan ka. So si Jesus, hindi lang siya tatay natin. Hindi lang brother natin, si Jesus, kaibigan din natin. Kaya kung kailangan mo nang malalapitan, andyan lang yung kaibigan mo, si Lord. Amen? Pero kung hindi natin alam ito. Remission. So atonement and propitiation is the same thing. Sa Hebrew is kipor. Mababasa niya sa Leviticus 23. Now, remission. Parang ito na sinabi ko. Yung word na remission, Romans 3:25. Whom God put forward as a propitiation by His blood to be received by faith, this was to show God's righteousness because in His divine forbearance, He had passed over the former sins. Sa King James Version, yung word na passed over is remission of sins. The word remission means to send away. Okay? New Testament, to send away, release from bondage or imprisonment, forgiveness, counseling out all judgment, punishment, obligation, or debt. So Jesus is our scapegoat. Okay, ganito po yung tsura. May isang goat. Nililing hands, confession seat sa ulo niya, and then, imagine mo yung, kung ikaw yung goat na yun, wala ka namang kasalanan. Tapos nililipat sa iyo ang kasalanan ng buong sa Israel. Ilang million yan? Kami natin 6 million na people. Lahat ng 6 million na tao na mga kasalanan, inilalagay sa iyo yung kasalanan nila. Anong itsura mo kaya? Anong pakiramdam mo? Malamang ganyan din, napapamulangit yung mata mo. Bakit ako? Why me? Sa English dictionary, ano yung sabihin ng scapegoat? Pag may mga nahuhuling kriminal na hindi naman sila yung kriminal para naman pabalik pa pa, bilis yung close ng case, ang tawag natin doon, scapegoat namin. Paul Gallup. Okay? Si Jesus ay scapegoat. Lahat ng kasalanan na meron tayo, sa kanya napunta. Ang tawag dito, scapegoat. Amen? At doon sa process, ang tawag doon, remission or Azazel. Azazel sa ibang translation ng Bible. So, sabi dito, yung kasalanan mo, hindi lang binayaran, hindi ka lang tinubos mula sa pagkaalipin ni Satanas, hindi lang pinatigil yung galit ng Diyos sa atin, kundi yung kasalanan mo, nilinis, inalis, binura, justified ka na, inilayo sa'yo. Ibig sabihin yung kasalanan mo, malayo na sa'yo, ang problema, nilalapitan mo pa eh. Hello? Problema, nilalapitan natin eh. Kaya na anytime na gusto mo lumayo sa kasalanan, pwede kasi nilayuan na ni Lord. Anytime na gusto mong lumaya sa ano man nagbabandage sa'yo, pwede, kasi pinalaya ka na ni Lord. Noon pa, 2,000 years ago, at nung tinanggap mo siya, lahat ng ito meron ka, may kalayaan ka, may justification ka, may salvation ka, may remission, ang sin nilayo sa'yo. Kaya, deliver us from evil. Diba? Kaya lang, lumalapit tayo. Okay, sabi pa dito, canceling out all judgment. Punishment. Ito yung iniisip ko. Mula nung tinanggap natin si Jesus, sabi ko sa Galatians 3, tinanggap tayo sa sumpa. Pwede bang masumpa ang tinanggal sa sumpa? Hello? Pwede bang masumpa ang tinanggal sa sumpa? Kaya niyo ito ha. Ito, pinag-aaralan ko pa ito until now. Ang daming kumira sa amin. Ang daming bumalat sa amin. Ang daming namuha ng kasalanan sa amin. Buhay pa ang namayan. Wala nang bahay. Mga Christian ito sinasabi ko ah. Kasi ito yun. Yung word na remission, at saka yung kipur kanina, covering, mercy seat. Kung ano yung takip ng covenant, the ark of the covenant, tawag doon mercy seat. The same word yung ginamit ko. Na tuwing ang Kristiyano nagkakasala, ang nakikita ni God, si Jesus. Yung awa niya ang nangingibabaw. Kasi kung ako Diyos,
Ito mga Kristiyano masaway sa church. Isang maliit lang naging dalto, tapos na eh. Para wala naman ang kinaiba. Kung ako Diyos. Kasi ang prayer ko minsan, Lord, tingnan mo itong Kristiyano ito, nangahawa pa eh. Nandadamay pa ng iba, nag-i-influensya pa. Lord, mapupunta sa impyerno na ito. Kung ako Diyos, yung Pilipinas na lang, ang dami mga magsasakang walang makain, ang dami problema sa Pilipinas, pati traffic, biglang pati CR, isisingin mo, problema mo. Ari mo wala kaya dalihin mo kahit saan, lagay mo sa bag! Ha? Eh kung ako Diyos, tapos na problema mo ito. Sa palit na kidat lang yan, tapos. Dahis ka kagad. Abot hindi ako Diyos eh. Alam niyo, i-appreciate nito dahil hindi ako Diyos. Ang galing at ang bait ng Diyos namin pati sa masamang tao. Pati sa masamang Kristiyano. Ang Diyos nagpapaulan sa mabuti at sa masama. Nung sinabi niya, during the atonement and during the remission, yung judgment and punishment hindi na ibibigay sa iyo because of Jesus. Effective. Ilang beses ka na gumawa ng kasalanan na hindi ka pinarusahan? Sino dito? Nakaranasan ko. Instead, hindi sa parusahan ka na, best ka pa, lalo ka na pahiya sa sarili mo. Ako many times. So, totoo to eh. Nung tinanggap mo si Jesus, parang gusto kong parusahan ng Diyos, Lord, Ama, bayan na yan. Pero pagdating ng judgment day, hindi tayo magkakasimilan. Pag inabuso mo si Lord at hindi mo tinigil ang kalokohan mo, may judgment day. Pero ang point is this, hindi trigger natin si Lord na, ay, hindi ka nabigay ng tithes, papaparusahan kita. Hindi. Kaya ka naghihirap, kasi ganito ka eh. Hindi. All good things comes from above. Sabi ni James. Eh, paano yung mga pangit na nangyayari? There is a natural consequence. There is a natural law. Kahit pag-pray mo yung kalusugan, eh, ang kinakain mo naman, kababo yan. Di ba? Hindi mo iningat ang sarili mo, di ba? Kahit anong pray mo. Kasi natural consequence. May natural law. May spiritual law din. Kaya, huwag na huwag natin sasabihin, pinaparusahan tayo ni Lord, sinusumpa tayo ni Lord. Alam niyo, inaakis natin na Diyos sa mabay. Kung ang Diyos ako, sabihin ko yan. Pero hindi ako ang Diyos. Ang Diyos natin hindi gagawin yun. Kaya nga nararanasan mo yung ganyang hirap o ano mong problema, bunga yan ang consequence ng ginawa mo, hindi yan gagawin mo. Dahil ang Diyos na nakikilala ko yun, kaya sobrang bait talaga, pati sa mga masama. Dahil naman pinagpipray ko, Lord, ba't ang sama nito buhay pa? Eh, buhay pa naman yan. Tumatanda na nga yun, iba. Ganun kabait ang Diyos. At ganun ka-powerful yung ginawa ni Jesus sa krus. Pero, pupunta pang langit ang mga ito pag di nagbago, of course na. Kaya lang, may covenant eh. Binayaran ko, Lord, yung mga yan. Ako yung mercy seat na naka-cover sa kanila. Pero may araw din. Ang point ko is, nagpaparusa pa ang Diyos, yes. Pero trigger happy siya na, nagkamali ka ng konti, parusa ka. Hindi. Hindi pulis ang Diyos. Tandaan niyo ito ha. Pag, kasi pag mali ang pagkakakilala mo sa Diyos, matatakot kang lumapit sa Kanya. Pagalit si Lord sa akin. Parusahan naman ang Diyos. Hindi nagpaparusa ang Diyos sa iyo kasi pinarusahan niya na si Jesus. Pinarusahan niya na si Jesus. Eh, anong kasalanan? Anong gagawin mo kung nagkasala ka? Yung kasalanan mo, parusa na yan sa iyo eh. Parusa na yan sa iyo. Sino yung nagkakasala Kristiyano na sa iyo? Walang Kristiyano nagkakasala at nasa iyo. Wala. Parusa na yan. Tapos may mangyayaring masama sa iyo. Kagagawa ni Lord. Hindi kagagawa ni Lord yan. Kagagawa ng demonyo yan. Kasi all good things comes from the Lord. Kaya na, binibigyan mo na open door sa Satanas para katirahin. So, huwag na natin pagpintangan ng Diyos kung masasamang nangyari sa atin. Pwede. Kagagawa ng demonyo yun at kagagawa ng Diyos. All good things comes from above. Pagpangit, kay Satan yan. O sa iyo. Kasi ang liwanag eh. Tinanggal yung judgment. Tinanggal yung punishment.
Tapos si Lord, yung pinagbibitangan natin, pinaparusahan tayo ng Diyos kaya tayo nagkakasakit. Kaya ang nagkakasakit kasi, abusado tayo. Hello? Amen? So ngayon lang nila na naririnig kayo na ulit. Kala ko si Lord nagpaparusa. Ako pa na. Kasi yun na yung turo sa atin noon pa. Sa dati natin kinagistang reliyon, yung turo. Tapos nung lumaki tayo sa mga churches, o Kristiyano din, ito rin yung turo. Ito rin yung lagyan ko eh. Pero the more na binabasa ko Bible, the more na pumupunta ako sa orihinal, the more ko na nare-realize, hindi ganito yung Diyos na plan. Napagbintangan ko yung Diyos ng mali. Buti na lang, hindi siya pumapatol sa akin. Kaya sabi mo sa tabi mo, mukhang mali rin pagkakilala mo sa Diyos na. Tumanggap ka na, umamin ka na. Dahil hindi ka aayos kung hindi ka umaamin. Ako umaamin, mali ang pagkakakilala ko sa Diyos. Dahil ang sinasabi namin, pinaparusahan ng Diyos yung kaya rin. Kaya yung nagkasakit, kaya nagkagal, pinaparusahan ng Diyos. Ngayon, hindi mo nare-realize. Yung parusahan ng Diyos, binigay lahat kay Jesus. Iba na nakakagal yung tao, yung kagagawa niya. Natural consequence na kanyang ginawa. Natural law, spiritual law. What you saw, you reap. Huwag na nating pagbintangan si Lord mula ngayon. Amen? Ang mabait na Diyos na binigay lahat at inanggap, inabsorb yung galit ng Diyos, galit ng demonyo, para hindi mapunta sa atin, huwag na natin ang pagbintangan. Kung meron mong nararanasan, hindi maganda kagagawan mo yan at ng demonyo. Iyan kayo. Kaya nga, magagalit ka, Lord, why me? Ba't ka dito? Teka lang, hindi si Lord yan. Hindi si Lord yan. Amen. Amen. Lastly, sanctification. So Jesus our sanctifier. Hebrews 10:10. And by that will we have been sanctified. The word sanctify and holy is the same. Through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Ito pa, kinalangihan natin na pag holy, kailangan muna, patay ka muna. Kasi ang mga saints dapat patay. Tapos nakagawa ng mga himala. Tapos dadaan sa Vatikano at kung ano-ano pa ng mga proseso para ma-declare kang santo o santa. The word saints is holy. And in the Greek word is hagios, hagiazo. Na simple lang ang kahulugan ng holy. Iniwalay. Okay? Made holy, set apart, dedicated, consecrated, separate because of the indwelling of the Holy Spirit. The word holy means, kunyari, marami kang mga peking alahas. Mukhang totoo naman. Tapos may mga totoo ang mga dayo mo na lahas. Kung sasamahin mo yun, ano mangyari pag inamin mo? Malilito ka. Kung hindi ka marunong tumingin, malilito ka. So ang gagawin mo, isi-separate mo yung mamahalin mo mga alahas. Ganun yung word na holy. Nakahiwala ito, importante ito, special ito. Ibang klase ito, hindi ko isasama dito. Tayong lahat, special kay Lord. Nakahiwalay tayo. For God's use only. Kaya nga kung alam mo na ikaw ay holy, hindi ka aakto ng mga akto na ginagawa mo ngayon. Tayo ay dinastify, clear, walang record. Tayo ay nasanctify, hiniwalay ni Lord. Hindi tayo common. Ang kabaliktaran nitong hagios ay common. Okay? Na kahit saan pwede gamitin. Ang mga Kristiyano, si Lord lang ang pwede gumamit. Si Lord lang. Kaya huwag kang magpagamit sa demonya. Amen? So the word sanctify is separated. Nagkakasala pa rin tayo, yes. So hindi tayo holy. Holy tayo kasi ang word na holy, hindi si best. Ang turo sa atin ng pag-holy ka, hindi ka nagkakasala. Mali. Pero mapunta tayo doon na nag-i-improve tayo, hindi tayo nagkakasala. What if kung kada kasala natin parusa, saan tayo dadabutin? Sino sa inyo hindi na nagkakasala everyday? Kasama. Sino nagkakasala ka? Eh kung kada kasala mo, punishment, sumpa. Saan ka ngayon? Eh buti na lang tama ang Bible at mali yung paniniwala mo. Ang kada nagkakamali, sinusumpa. Hello? Buti na lang tama ang Bible. Buti na lang tama yung ginawa ni Jesus. Sasabihin mo sa katabi mo, banal ako. Hindi ka nagkakasala. Nagkakasala ko rin. Eh, ano banal? Banal means hiwalay para kay Lord. Kay Lord lang to. Pag may hiniwalay kang ulam, di ba? Kanyari, darating si boss.
para kay Boston. Holy yun. Separated yun. Kaya nga si Lord, He is the most holy, pinakahiwalay, pinakamataas, walang kaparehas, walang kapantay, holy. Ibig sabihin, walang kaparehas. Ikaw, pag iniwalay ka ni Lord, special ka, special siya. Kaya nga si Lord, holy tayo, holy, pwede tayo magsama. Kaya kung hindi tayo holy, hindi tayo pwede lumapit sa Diyos na holy. Ewan mo, naiintindihan yung pinagsasabi ko, bahala ko na. Jesus Christ, our Redeemer, Justifier, Scapegoat, He is our everything. He is our everything. Napakabait na Diyos. Na kahit sa mga kasalanan, mahal niya. At na-realize ko lang, kasama pala ako doon. We are complete in Him. His salvation is a complete package for all the needs of all human beings. His salvation is good news. Kompleto. And another good news, mahabot, yes. All of these are free. It's all by grace. Amen? This is the good news for the Christians. Now, share nyo ito sa labas. Hindi yung terminology, kundi yung naranasan. Amen? Pray tayo.